welcome back mga boss sa aking YouTube channel. So, bali, may tanggap tayo ngayon. LED TV. Ang tatak niya ay Hisense. Bali, ang problema niya, split second lang, namamatay na ang kanyang display. Bali, hindi siya tumutuloy. Parang nagpo-protect na siya. Testingin natin kung anong sira nito. Ayan, mga bro, oh. Pagka ayun mga bro, split second lang nawawala na ang kanyang display, hindi siya nagtutuloy ng oscillate. So subukan natin ng slow motion para makita ninyo mga bro. So plug in natin, then press natin ang power button. So ayun mga bro, napakita lang yung Hisense, tapos hindi na siya dumiretso. So nagprotect na ang system niya. Try natin buksan kung anong sira. Bali ayun yung model number, yung ano niya, yung model number. Kung mapapansin nyo mga bro, bago pa lang siya mabubuksan. So highlight natin yung pagbaklas natin. Ayan. Mga bro, naka fast forward yan para medyo mabilis ang ating video. Kung bago pa lang kayo sa akin channel, please like and subscribe. Tingnan natin mga bro kung anong sakit nitong TV nito, kung bakit ayaw niya mag-oscillate sa pagbaklas niya mga bro. Daan-daan lang kasi may mga nakasabit dyan, yung wire ng speaker tapos yung AC cord natin. So daan-daan lang ng pagbaklas, huwag tayo magmamadali. So yung gantong trouble, nakapag-repair na rin ako minsan nito. So sana ganun din sa ni-repair ko ang kanyang naging sira. Siguro mga dalawang beses na ako nakapag-repair ng gantong sakit. Sana parehas. Parehas ng sintoma, parehas yan ng sira. So visual check tayo dyan mga bro. Mabivisual check muna tayo. Ayun mga bro, may napansin agad ako. So ayun, zoom in natin. May napansin agad ako dito. So sana siya lang ang sira. May napansin ba kayo mga bro? Nakita nyo ba mga bro? So nasa may inverter 6N siya sa backlight. Bloated na ikap. 330 UF by 35 volts. Filter capacitor siya ng ating backlight. So siguro shorted na siya kaya nadidetect ng system, kaya nagpo-protect na siya kung nag-power on tayo. Yan, bloated na siya. So madami naman tayong stock nito. Yan yung kanyang backlight. Kung mapapansin nyo, hindi pa siya nare-repair. Madumi din yung ano, madumi rin yung kanyang loob kasi na malapit siya sa may ano. May-ari kasi nito malapit sa quarry. Quarry ng buhangin. Guro malikabok. Yan. Bubunot muna tayo ng papalik dyan. Bubunot tayo tapos try natin kung gagana. Baklasin ko lang itong chassis cover nya para mas maayos natin matanggal ang kapasitor. Linis-linisan muna natin ng kaunti. Tanggalin natin mga bro itong ano niya, FFC.
tapos yung AC cord para walang sagabal. Again mga bro, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please like and subscribe na lang kayo mga bro, para sa ating more videos. Ayan mga bro, nililinisan ko muna. Tanggalin natin ang mga screw niya sa motherboard. Ayan, tanggalin natin mga bro yung backlight connector niya. So, sobrang tigas. May ano pa kasi ito, may adhesive pang nakalagay. Kaya matigas. Yan, tanggalin din natin itong ano, tanggalin din natin itong kanyang insulator. So, matigas talaga itong ano niya, backlight connector. Tanggalin din natin itong ano niya, insulator, para makita natin mabuti yung ano, kung may naglulus. Baka mamaya may naglulus. I-resolve dyan na rin natin. So, yung mga bro, natanggalan natin. Palitan na natin itong bloated na ikap na ito. So sana yung bloated na ikap lang problema. Pasensya na kayo mga bro kung hindi natin mapokus ng mabuti yung ano, kung natanggal. Wala kasi tayong cameraman. So ayan, natanggalan natin ang bloated 330 by 35 volts. Palitan natin ng ano, medyo mataas na ano, 470 by 35 volts. So pwede naman yan mga bro. Bro, yung ano, yung chopper transformer niya, kasi may mga napansin akong kawang. So i-resolder na rin natin para maiwasan natin yung sira. After natin mag-resolder mga bro, linisan natin, baka may mga residues na nakakalat, matadikit sa ating mainboard. Nako. Ibalik natin itong insulator. Thank you.
testingin muna natin ito bago natin ibalik ang gases niya. Testingin muna natin kung ano ba ang nangyari. So pagmasdan yung mga bro yung butas na yun, kung liliwanag. Pag lumiwanag yun nung matagal, ibig sabihin nag-oscillate na, hindi na siya namatay. So tingnan nyo mabuti mga bro kung anong naging resulta. Oh, bali plug-in ko na mga bro. Ayan, kung mapapansin nyo, may ilaw na siya. Ayan yung ilaw niya, oh. Lumiwanag, hindi mo namatay. Ibig sabihin, hindi na siya nag-protect. Nag-oscillate na ang ating unit. So, try natin silipin kung anong naging nangyari. Ayan mga bro, hindi na siya namatay. So, bali kapasitor lang talaga ang naging tama niya. So hindi na tayo nagbaklas, hindi man backlight ang tama, hindi man walang pundi, kasi minsan merong pundi kaya hindi man nag-oscillate. Bali kapasitor lang ang naging problema niya, isang kapasitor. So ayan, dagdag experience na naman sa atin ito. So, matutuwa si Tomer nito. Ibalik ko na mga bro yung ano, yung kanyang chassis. So kung bago pa lang kayo sa akin channel, please like and subscribe na lang kayo mga bro kung nagustuhan ninyo ang ating video. Balik na natin ang babalik na naman natin ang back cover. So sana may natutunan kayo sa ating video ng ibinahagi. Isang kapasitor ang naging dahilan kung bakit hindi siya mag-oscillate. Hindi na tayo pinahirapan. Ayan mga bro, testingin natin. Testingin natin kung ano, kung normal ang screen niya. Kung may sound, kung walang guhit. So ayan na siya mga bro, may ano na tayo. Ayan, walang kaguhit guhit mga bro, napakalinis. Matutuwa ang customer nito. So ayan, no signal. So sana may natutunan kayo sa ating video mga bro. Lagyan natin ng ano. Ayan. Ayan mga bro, testingin naman natin kung nagkaroon siya ng ano, kung may sound naman siya at signal. So lagyan natin ng input signal. Ayan. Ayan o, napakalino niya mga bro. So hanggang dyan na lang mga bro, ingat po tayo palagi.
So paalam mga bro.